Ang hindi alam ng mga police killers na ito ay may nakapag-video pala ng tunay na pangyayari. The police operatives instructed occupants of the vehicle to submit themselves for inspection, but it was ignored. Suspects fired towards PNP personnel, who retaliated, which eventually resulted in the death of the two. Unang fire is galing talaga sa likod, but hindi muna tumama. Subuda ko, Your Honor, lumingim siya. Indeed, it was a shootout. We're ready to prove this to you based on pieces of evidence of hand, witness testimonies, and intelligence information. Ayun yung, ano yung, ano yung ban? Lumalaban din yung ano yung nakaban nyo? Yung nakaban na black? Lumalaban din yung putik. Ito yung mga polis eh. Yan yung mga polis. Yan na. Indeed, it was a shootout. Yan yung kalaban, nakaban. Ina, tapong ito ng motor ko. Buti hindi pa ako putok yung kalaban mo. Ano tawag niyo yun, no? Nung revolver, 5, Your Honor. 5. Yung 45. May apat lang ito na shells na nakuha, Your Honor. Question, na-recover niyo yung mga slugs? Meron po kayong nahanap ng mga tao nagsabing may barila na nangyari? So far as the witnesses we have interviewed, nobody attested that there was an impact. Yan. Pumatak sa kanila. Lupas ba yung mga tao sa ban? Totoo na delikado yan, pre. Tama na ba? Lumigaw yung bala dito. Yari tayo. Baka tamahan tayo. Nakabuhan ako. Hindi. Hindi yung papapakit ng tabal mo dyan. Hindi papakit naman. Tamahan tayo dito. Blood stains, spatters, that indication that the body was alive. Indeed, it was a shootout. Anong result ng paraffin? Negative, Your Honor. Negative, Your Honor. Negative. Paraffin, dalawang cadavers, Your Honor. Dalawang cadavers, negative sa paraffin test. Yes, Your Honor. Hinihin ko, ito yung anong bagong daling. Yun na. Sa loob ng Senado at sa harap ng sambayanang Pilipino, puros kasinungalingan ang narinig sa mga police killers na ito. Giit ng mga police killers, sinundan nila ang sasakyan ni Richard Santillan. Ang katotohanan, dinukot nila si Richard at tinorture sa kanilang safe house. Stab wound, incisions and lacerations, 8. Puncture wounds, 5. Contusions, 10. Abrasions, we saw many in various parts of the body. 6 bone fractures and 7 teeth, which are fractured. Total injuries, 70, excluding abrasions found in various parts of the body. Our impression is that the manner of death is intentional killing. Kiit ng mga police killers, namatay si Richard dahil nakipagbarilan sa kanila. Ang katotohanan, namatay si Richard dahil pinatay nila ng walang kalaban-laban. We saw signs of torture, injuries, were seen in the back victim's head, mouth, back,
abdomen and extremities. Giit ng mga police killers, napatay si Richard sa isang lehitimong encounter. Ang katotohanan, patay na si Richard nang inilatag nila ang katawan nito sa tabi ng van. Cause of death, multiple gunshot wounds to the head, neck, chest, abdomen, upper and lower extremities, and then blunt injuries to the head. Majority of the gunshot wounds sustained were of trajectories inconsistent with the shootout scenario. Some of the gunshot wounds were sustained by the victim after death. Particularly, we are sure about gunshot number 1 and gunshot number 2. Kaya yung tumas, kasi habang tinatamaan siya, lumilipat siya at nakataas yung paa niya. Ano ang motibo nila? Look, what's the motive? So why kill Santillan and not you? Ito pala ang motibo sa pagpaslang kay Richard Santillan. Base sa ebidensya na aking nakalap at nakita mula sa kapulisan, lumalabas na dinukot si Richard Santillan upang ipaamin sa kanya ang isang krimen. At ang krimen ito, kung aaminin ni Richard Santillan, ay gagamitin laban sa akin. Idadawit nila ko sa krimen ito kung aaminin ni Richard Santillan. Ito ang gagamitin nila upang persahin akong bawiin ang aking Certificate of Candidacy bilang senador. At habang nakaditini sa krimeng ipapaamin sa kanya ng mga tiwaling pulis na ito ni General Carranza, ito ang gagamitin nila upang patahimikin ako. Upang hindi na ako magsalita tungkol sa isyu ng dayaan noong 2016, tungkol sa protesta ni DBM, at tungkol sa isyu ng dayaan na mangyayari ngayong 2019. At kapag ako ay pumalag, pahihirapan nila si Richard Santillan sa kulungan o papatayin. Ito ang mga isyong kinaharap ni Richard Santillan ng gabing iyon. Mabuhay bilang traidor kay Glenn Chong o mamatay na napangalagaan niya ang aking integridad, ang aking pangalan sa harap ng buong sambayanan. Nang gabing dinukot si Richard Santillan habang tiniis niya ang 70 sugat sa buong katawan niya habang siya'y pinapahirapan at tinorture ng mga salaring pulis, ni General Carranza, dinili ni Richard Santillan na mamatay. Mamatay upang magkaroon tayo ng totoong pagkakataon na maging malaya ang ating bayan, ang ating sambayanan. Pinili ni Richard Santillan na ibuwis ang kanyang dugo at buhay, hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat, para sa ating kinabukasan, at para sa ating mga anak. Isang kandila sa dilim. Bakit napakalaki ng galit ng Smartmatic kay Glenn Chong na handa siyang ipaligpit gamit ang mga bayarang pulis? Transmission activity was captured as early as May 8, one day before the election. Dahil sa privileged speeches ni Senate President Tito Soto na nagbulgar ng pandaraya ng COMELEC at Smartmatic, nagkaroon ng Senate hearing noong July 31, 2018. Ang hinihingi namin, itong secure logs na to, ano laman ito? Ano laman itong mga tinransmit na ito na maaga? Ano laman? Contesting transmission yung 458. Ano laman? Ano laman? And Mr. Chair, may I request that my resource person be recognized, Tony Glenn Chong. Yes, sir. Good morning. And thank you, Mr. Senate President. Dito unang nakilala ang pangalang Glenn Chong sa karamihan ng Pilipino. The COMELEC can go over there and see word for word, line for line, and see if it is not a match. The black one is yung galing kay Senator Soto, Senate President Soto. The white one is from the SETS of PNAD, submitted by the Commission on Elections. It's a match. So ibig pong sabihin, totoo po yung sinabi ni Senator Soto. Noong una, ang tingin nila kay Glenn Chong ay isang langaw lamang. Isang peste na namimerwisyo lamang. That one is... Ngunit sa Senate hearing, nakita nila ang panganib na daladala ni Glenn Chong sa kanilang negosyo.
Next slide, please. That is also from Senator Soto. Now, kanina po, sinabi po ng COMELEC ang palusot po nila, and I would like to ask your honors, if that is their final answer, these early transmissions are final testing and sealing. Is that po the final answer of the COMELEC? Dahil walang gustong sumagot sa COMELEC at Smartmatic, nagtanong ulit si Glenn Chong. Sir, I was asking if these early transmissions, last final answer po ng COMELEC is final testing and sealing mo ba? I'm only asking for an answer na yes or no, if it is final or not. Or sealing? Is it final testing and sealing or something? Secure logs that I presented in my speech. Based on the log, sir, I cannot determine if this is a final testing of sealing because this just says a query. It does not say a transmission yet, but a query on the network. So, Attorney John. Sir, ang ibig ko pong sabihin is, pinanindigan po ba ng COMELEC na yung early transmissions are final testing and sealing? Yun lang naman po eh. Kasi ito lang yung sagot nila. That's final testing and sealing. To explain na merong early transmissions. So I'm asking the COMELEC if that is their final answer po, because I'm going to answer them also. Well, obviously, that's the only answer that they could give. Please answer. Sa husay at talino ni Glenn Chong, ang COMELEC at Smartmatic ay nagmukhang katawa-tawa. Bakit may nagtatanong na po sa May 8 pa lang? Ang sagot po ng COMELEC, final testing and sealing yan. Kaya po, gusto ko pong malaman if it is a final answer nila, including Smartmatic, because noticeably Smartmatic is very silent. Kasama po sila dyan. Because if pinanindigan nila na final and testing and sealing po ito, then I will counter them with my next slide, sir. So, is it your final testing and sealing? These queries, these transmissions, queries as pointed out by Senator Pangilinan. Good morning, sir. I believe these are final testing and sealing or diagnostic transmission results. The only way to assure that is to look at the logs of the VCMs, because as it's been stated, these are logs of the DNS and it does not show any type of result being transmitted, sir. Logs, listahan ng lahat ng ginagawa sa loob ng PICOS machine. Sir? Yes, Attorney Joe. That's exactly what I want to hear. Sir, malinaw po, let me restate, sinabi po ni Smartmatic, we have to look at the audit logs to find out if it is a final testing and sealing or it is a diagnostic test. Transmission code 1730 refers to the municipality of Ragay, Camarines Sur. Next slide, please. Ito po yun, ang transmission code 1730 sa kay Senator Soto. That is a list of all the audit logs as Smartmatic is telling us, Your Honor, they all bear the code 1730. So iniisa-isa ko po yan. I spent several hours going over each of those audit logs. Next slide, please. Makikita po natin that the system was shutting down on May 5. Then it was restarted on May 9. There was no transaction on May 8. Isa-isa po, wala pong May 8. There was no transaction whatsoever on May 8. It's all May 5. All testing and sealing occurred on May 5. And then the next time that the machine was switched on, it was already May 9. Wala pong May 9 yan. Wala pong May 8 yan. Therefore, that's why I was asking if this is a final answer of the COMELEC and Smartmatic. And Smartmatic already said that dyan makikita sa audit log, and the audit log shows walang transmission. Walang buhay na makina in Ragay, Camarines Sur on May 8. Huli kayo, Smartmatic at COMELEC, sa bitag ni Glenn Chong. Ito ang misteryo. Anong klaseng PICOS machines ang nagtatransmit na ng resulta ng May 8 mula Ragay? E ayon sa logs, nakapatay ang lahat ng PICOS machines sa Ragay noong May 8. Sino yung nagpadala ng transmission ng May 8? Z.
Sino yung nagpadala ng transmission ng mail? Dito, nilaglag ni Senator Soto ang isang matinding pasabo. There were fake or cloned machines that was used in 2016. And these were the ones that were transmitting. There were fake or cloned machines that was used in 2016. Checkmate ang Smartmatic at Comelec sa isang tanong lamang ni Glenn Chong. What I'm trying to point out is that when you cannot trace any particular machine as having actually sent it, that becomes illegal. Hinubaran sila sa harap ng sambayanan. Pinahiya sila at nabulga ang kanilang matagal ng pandaraya. Ang Peking Picos machines ay isa lamang sa maraming paraan ng pandaraya na ginamit ng Smartmatic at Comelec noong 2010, 2013 at 2016. Ang lahat ng ito ay nadiskubre, pinag-aralan at ibinulgar ni Glenn Chong sa loob ng 9 taon. Mula noon, nag-isip na ang mga sindikato kung paano patatahimikin si Glenn Chong. Ang nagligtas sa kahihiyan at kalaboso ng Smartmatic at Comelec ay ang mainstream media na hindi ibinalita ang napakalaking iskandalo na ito. Tinakpan nila ang katotohanan kung kaya't hanggang ngayon ay bulag ang karamihan ng mga Pilipino. Ang bayarang media ang bumalot sa kumakalat na baho na umaalingasaw sa loob ng Senado. Mahirap ang laban ni Glenn Chong, isang matigas na pader pala ang kanyang binabangga. Ang mga inakala niyang kakampi ng bayan ay mga ahas pala sa lipunan. Kaya pala wala ng kinabukasan ng ating bayan. Ang mga inilukluk palang senador ng sindikatong Smartmatic at Comelec ay mga traidor pala sa bayan. Ano ang pruweba sa pagtataksil ng mga senador na ito? Kahit halatang halata na may dayaan sa halalan, kahit lantara na ang panlilinlang, itinigil nila ang Senate hearing at walang imbestigasyon na ginawa. At sa isang malaking insulto sa talino ng mga Pilipino, hinayaan pa ng Senado na ibigay ng Comelec ang kontrata ng 2019 na halalan sa Smartmatic. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Sa laki ng kontrata, kahit sino na pwedeng bilhin ng Smartmatic. Kahit lahat pang senador, kahit lahat pang bilyarin, kahit lahat pang kapulisan, ang hindi lang nila kayang bilhin ay si Glenn Chong. Sa ngayon, si Glenn Chong lamang ang pumapagitna sa karumalduman na pandaraya ng Comelec at Smartmatic at sa kapakanan at kinabukasan ng ating bansa. He is the only one standing in the way. Kaya naman si Glenn Chong ang pinakamahalagang Pilipino ngayon at ang buhay niya rin ang pinakamapanganib. Sa gabi na napakadilim, ang pinakamahalagang bagay ay ang liwanag ng nag-iisang kandila. Kaya naman ang ulo ni Glenn Chong ang pinakamahal. 150 million pesos ang ipinataw ng mga sindikato sa kanyang ulo. Kung hindi tayo makikipag-isa sa laban ni Glenn Chong at hahayaan natin ang Smartmatic at Comelec sa patuloy nilang pandaraya, karamihan ng maluluklok na senador, congressman o mayor ay mga magnanakaw at mandaraya. At lulubog ang ating bansa sa dagat ng korupsyon at kriminalidad. Ang laban pala ni Glenn Chong ay laban nating lahat. Ngunit sino nga ba si Glenn Chong? At bakit siya lang ang natatanging Pilipino
na naglakas loob banggain ang napakalaking sindikato ng Smartmatic at Comelec. Pumalik tayo sa taong 2006. September 2006, pinatay ang natatanging leader ng oposisyon sa biliran. Pinaril siya sa likod ng ulo sa harap ng kanyang asawa habang pababa ng barko sa Cebu City. Napakalaman na ang nahuling salarin ay tauhan ng kalabang political dynasty. Sa sobrang tindi ng hawak nila sa probinsya ng biliran, walang uminik at tahimik na nagluksa ang pamilya ng pinatay na leader. Pagkamatay ni Gobernador Danny Parilla, lugmok na tanan, lugmok na lahat. Tila na wala ng pag-asa at kakayahang lumaban ang buong probinsya. Pero tatlong araw ang lumipas, bigla na lang narinig ng mga tao sa biliran sa unang pagkakataon ang boses ni Glenn Chong sa radyo. Gusto ko matubang sa inyo ha, personal na mutubang. Kaya gusto na ako ipakita sa inyo ang ako na magbilangis niyo. Huwag na matangin. Nang nag-umpisa na siya sa radio, doon na rin ako nagkakaroon ng courage. Hanggang hindi ko na lang din nabalayan, naging aktivista na rin ako. Kailangan ding lumaban. Kasi si Atty. Glenn nung panahon na yun, nag-iisa na lumaban para sa interes ng sambayanan. Nakita ito ng mga tao at nabuhayan sila ng loob. Natulala ang nakaharing political dynasty sa biliran dahil hindi nila inakalang may kakalaban pa sa kanila. Nang malaman ng mga tao na lumaban pala siya, di na, inganya yung mga tao. Nalipay sila, agig suporta sa iyang kandidatura. Nag-umpisa na silang maghanap kung sinong pwedeng makipaglaban. Nang dahil kaya ito ni Glenn Chong, nabuhayan ang tao bayan. Bago pa man nailibing ang pinaslang na leader ng oposisyon, dumami na ang nangahas na bumatikos at kumalaban sa political dynasty. Doon nagsimula ang outrage ng mga tao. Napapalapit na ang halalan noong 2007. Ayaw tumakbo ni Glenn Chong dahil wala siyang karanasan sa politika at walang panggastos sa isang madugo at mahirap na laban. Underdog po kami noon eh. Tsaka yung kalaban namin malalaking tao. Powerful sila eh. Maraming pira, maraming mga goons. So, talagang mahirap. Matakot ka. Pero nanaig pa rin ang mga tao at napilitan siyang tumakbo. Noong una po, natatakot kami, pero dahil sa suporta ng mga tao, yun ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob na lumaban sa kanila. It was a hard time. It was a hard fight against the Espinas. Si Glenn Chong, wala siyang alam sa politika at pangangampanya. Introvert din yan, hindi yan mahilig makipaghalo-bilo, hindi yan mahilig sa maraming tao, ang hilig lang niya doon lang sa negosyo. Halos lahat ng kanyang mga kasamang kandidato ay pawang mga baguhan din sa politika. Yung nagtitindi ako ng panada, nag-iisip-isip ako, nag-anahanap ako kung sino pa lalaban sa sunod kasi wala ng tao tatayo kasi natatakot sa kanila. Ang courage, bumalik ang tapang nila. Para magkikibaka, para magkipaglaban, para questionin ang mga transaksyon sa gobyerno, ang mga abuso sa gobyerno. Walang gustong tumaya kay Glenn Chong dahil lahat ng nakaupong mga opisyal sa biliran ay nasa kampo ng naghaharing political dynasty. Sa 132 barangay chairman, 5 lang ang sumuporta sa kanya, mga kamag-anak lang niya.
mga lima lang kami nga barangay captain nagsuporta sa out of 132 barangay. Dahil sa sitwasyon, napilitan na tumakbo si Atty. Glenn. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa gusto ng taong bayan. Kung nais mo ay maging sangliwanag, dapat handa kang mapasok dahil sa iyong manggagaling ang init na siyang mag-iilaw sa mundo. Nang magsimulang mga panya si Glenn Chong, inikot niya ang lahat ng mga barangay sa biliran. Nung nagpunta siya sa aming lugar, walang lumalapit sa kanya. Kasi hindi nga siya kilala eh. Bata pa siya. Nagsimula siyang magsalita sa gitna ng kalsada ng barangay, sa ilalim ng init ng araw, bit-bit lang ang mikropono at speaker. Una po siya napunta sa barangay namin, wala pong lumalapit sa kanya, wala nakikinig. Pumunta siya sa barangay namin, yung dala niya hindi gapun. Ako magpakilala ka ngayon si Atty. Glenn Chong kasi gusto nila makita ka sa personal. Kung ano ba talaga, totoo ba yung natatakbo ka? Oo, tatakbo ko. Pero hindi ako magtatagal dito sa barangay ninyo sa pagkakampanya kasi nagiging delikado ang buhay ko. Malugod na tinanggap siya ng mga tao sa barangay at nakinig sa kanyang mensahe. Ito ang naging tagpo sa mga unang barangay na pinuntahan niya. Hindi na kailangan pang sumikat ang araw para siya lang ang naging pag-asa noon na lumaban. Kasi walang mayor, wala kapag-asa, pag-asa noon. Kung tingnan mo, pero parang iginuhit ng tadhana talaga. Sa dilim, isang kandila sa dilim. Dahil bit-bit niya yung mga malalaking isyo na kailangan talaga bigyan ng pansin, nahugot din niya, na-draw din niya yung atensyon. Dinudumog siya eh. Hindi lang ng mga bata. Dinudumog siya, pati matatanda. Rockstar ang dating. Nandika po, tumagdain niyo ba na palitan doon yung isyo? Rockstar ang dating. May charisma po siya para sa mga bata. Yung lahat po ng mga bata, ginaganon po niya sa noo, tapos kinakausap niya. Feel po namin yung sincerity ni Glenn Chong. So, tuwang-tuwa po kami mga bata kasi nga idol po namin siya noon. Ang sumuporta sa kanya ay ang mga OFWs ng biniran na nagpadala ng mga pera at samot-saring uri ng tulong upang matustusan ang kampanya nila. Isang kandila. Tatlong araw bago ang halalan, bumahana ng pera sa biliran. Tig 1,000 ang ibinibigay ng nakaharang political dynasty para bilhin ang mga botante. Bumibili sila ng boto. Pag hindi sa kanilang supporters, 1,000. Pag sa kanila, 500 yan. At this point in time, tanggap na ni Glenn Chong na matatalo siya dahil wala silang pera pambili ng boto. Alam mo dito sa amin, pag wala kang pera, talo ka. Kasi kailangan tumatakbo ka bilang congressman, gobernador, kailangan may bala ka pambigay sa mga tao. Kasi dito, ang labanan dito, hindi puso, kundi pira. Pira-pira ang labanan dito. Nagdasal, umiyak. Dito nakaisip siya ng paraan. Sumulat siya ng isang maikling sulat para sa kanyang mga kababayan. Minamahal ko mga kababayan, ngayon pa lamang ako'y nagpapasalamat na sa inyo sa tiwalang ibibigay niyo sa akin bukas
hayaan nyo. Susuklian ko kayo ng totoo at totoong serbisyo. Nagmamahal, Congressman Glenn Choi. At ipinamigay sa mga botante. Matapos ang halalan, nanalo si Glenn Choi ng malaking lamang. Bumalik sa kanya ang mga maikling sulat at sinabi ng mga tao na nanalo siya dahil sa sulat na yon. Siya yung tao na kapag magsasalita, tinutupad yung kanyang mga pangako. Natalo namin yung pinakabigat nga lideran Bando Espina, yung ang tatay na. Parang iginuhit ng tadhana talaga. Hindi lang siya ang nanalo bilang congressman. Naipanalo rin niya ang 3 mayors out of 8 at 4 vice mayors out of 8. Sa kanilang hanay na pawang mga baguhan din. Halos kalahati ng mga konsehal ay naipanalo rin niya. Ito ay malinaw na patunay na may kakayahan ng taong bayan na pumili ng tamang leader. Dahil nababantayan ang mano-manong dayaan sa mano-manong halalan, nanalo sila. Nagbayanihan ang taong bayan sa biliran upang mabantayan ang dayaan. Dumanak ang mga portable cameras mula sa mga OFWs abroad. Bawat canvassing board sa munisipyo ay may mga TV cameras. Hindi nakagalaw ang mga mandaraya. Nang nakaupo na si Glenn Choi, tinupad niya ang lahat ng kanyang ipinangako sa taong bayan. Ang mga pangako ito ay nakasulat sa isang liham na ipinaabot niya sa bawat putante sa biliran. Isa doon sa mga promises niya, magkakaroon ng mga school buses libre, air condition pa, libreng pag-aral, mga scholarship sa mga college students, yung mobile clinic na magsiservisyo medikal para sa mga nangangailangan. Pirmado ang liham na ito upang ipakita niya sa taong bayan na balak niyang tuparin ang lahat ng nakasaad sa liham. Walang ibang politiko ang mga has mangako sa isang sulat at pirmahan niya. At pirmahan niya ito dahil ang pangako sa halalan ay binabalik at napapako. Si Glenn Choi lang ang gumawa nito. Gamit ang Priority Development Assistance Fund o PDAF, bilang congressman, bumili siya ng 14 na air-conditioned tourist buses at ginamit ito bilang school bus system. 7,000 mag-aaral sa high school ang sumasakay sa mga buses na ito araw-araw. Hatid sundo sa kani-kanilang mga barangay papuntang paaralan na walang binabayaran dahil gobyerno ang nagbabayad. Tuwang-tuwa kami mga estudyante kasi syempre aircon tapos magsasabay-sabay kami mapasok sa school, sabay-sabay kami. As a kid po, katuwaan na po namin yun. A city built on a hill cannot be hidden, for it shines out then. A lamp that you lead, you place it on a stand that underneath. You are the light of the world, why must you stay in the dark? You are the dawn of each night, let us rejoice in your light. Yung mga school buses, naging pinakamalaking project na pinaka-epektibo. Dito kasi sa biliran, yung way of living ng mga tao is dalawa lang eh. Yung mga mangingisda at saka magsasaka. Yun yung pinakamalaking portion ng livelihood means ng mga biliranan.
Kaya yung mga tao na sa bukid, no, nahihirapan yung ibang mga estudyante na gustong mag-aral. Yung pamasahe is 30 pesos one way, papuntang eskwelahan. That means back and forth sa 60 pesos. Isang estudyante, kung may anak ang tatlo, that 60 times 380 pesos a day yun. So yung bus na yun nakakatulong talaga sa pamilya. Libre pa, safe pa, on time pa yung bus. Tumaas ang attendance rate ng 25% at tumaas din ang enrollment rate ng 25% dahil sa mga buses na ito. Nakapagbigay si Glenn Chong ng 26,000 school bags at 26,000 PE uniforms sa 26,000 mag-aaral. Bawat isa sa kanila, nakasalamuhan niya dahil siya mismo ang nagbigay sa kanila isa-isa. Siya mismo yung nagpunta sa aming school at siya mismo yung nag-abot ng mga school uniforms at school bags na yon. So, kaya hindi ko makakalimutan si Atty. Glenn Chong. Sa kolehiyo naman, 2,000 mag-aaral ang binibigyan ni Glenn Chong ng tuition subsidy bawat semester. Taon-taon mula sa PIDAF. Si Glenn Chong ng mobile medical clinic na may dental, maternity, at x-ray sections. Nagme-medical mission siya 4 beses kada linggo sa buong taon, 1 barangay kada araw. 22 doctors, nurses, dentists, physical therapist, radiologist, at support staff. Everyday kami pumupunta sa mga barangay, the whole week, Monday to Friday. Naglibot kami sa buong probinsya kasi isa lang ospital dito sa probinsya. Halimbawa sa Maripipi at saka yung sa Colaba na malayo sa hospital, ang mobile clinic naglibot doon. Malaking epekto talaga sa mamamayan ng Biliran. Napakaraming tao talagang pumupunta doon kung saan kami mag-pre-clinic. Dumating ang pangalawang mobile medical clinic ni Glenn Chong nang patapos na ang kanyang termino. Gagawin sana niya itong mobile laboratory, pero hindi na natuloy. They will rejoice in the Lord, for they will see the good works that you do. 'Cause you are the light of the world, you must step out of the dark. You are the dawn of each night, let us rejoice. Matagal na panahon na nangarap ang mga taga-Biliran na magkaroon ng universidad. For 12 years, it did not happen. Now, we've been dreaming so much and working so long. It started in 1995. At that time when Espinas, they are the congressman at that time. So surprising because in every time the committee meeting, they don't appear. The in charge has been calling them to attend, yet they will not. And until it won't work out. But yet why? They are hesitant to help. Huh? They won't support. Until such time when Attorney Glenn Chong won the election and he was our congressman, he told me, Mana Edith, because we are from Naval and we love Naval, we love the Biliran province, we will work together. I will support you for the conversion. Naipasa ni Glenn Chong sa Kongreso ang batas na magkaroon ang Biliran ng isang universidad. Republic Act No. 9718, converting the Naval Institute of Technology into Naval State University. Na naging university na siya, kasali po ako doon sa scholar na free tuition po. Kaya kahit hindi na po siya congressman dito sa Biliran, may natatamasa pa din po ako. Naipasa ni Glenn Chong sa Kongreso ang 3 bagong specialized high schools. Republic Act No. 9872, creating the Biliran Science High School. Republic Act No. 10004, creating the Western Biliran High School for Arts and Culture. And for Republic Act No. 10005,
creating the ICT High School of Eastern Biliran for Information and Communications Technology. Nung bumisita si Glenn doon sa Tamarindo, doon sa eskwelahan na doon ako nagpe-principal, sinabihan ko nga Glenn, ako congressman, pwede ba kaming humingi ng high school doon? Wala, elementary. Ang unang requirement ana, sir, area. Sinamahan ko siya sa area doon sa Tamarindo. Sabi niya ganun, ang laki pala nito, pwede na. Gumawa ka ng resolution. Magpa-campaign, assign. Nagpasign ako hanggang Barubuhan sa mga binigyan ko dito sa division office. Dinala niya doon sa Maynila. Walang isang taon, nandoon ang high school. Naipakunik din ni Glenn Chong ang lahat ng 17 high schools sa buong Biliran sa internet. Sila ang pinakaunang probinsya sa buong Region 8 na konektado ang lahat ng high schools sa internet noong 2009. Naipasimento rin ni Glenn Chong ang 31 kilometrong national road sa loob lamang ng 3 taon. 32 kilometro naman ang napasimento na nagkaharing political dynasty sa loob ng 12 taon. I-compare mo dun sa kalaban niya, I think 4 na termino, 12 years, the same number of kilometers na naipasimento. Mahigit kalahati sa kidaf ni Glenn Chong ay ibinuhos niya sa mga barangay, kaya umabot sa 528 ang barangay infrastructure projects niya sa loob lamang ng 3 taon. Kung napunan niyo, ang mga proyekto ito ay tungkol sa 1. Edukasyon, 2. Kalusugan, 3. Infrastruktura, 3. Haligi ng isang matatag na lokal na ekonomiya. Ito lang ang tanging paraan upang mapalago ang ekonomiya at umangat ang pamumuhay ng mamamayan. May plano talaga si Glenn Chong kung paano mapaasenso ang kanilang lugar. Edukasyon. Nang maging universidad ang natatanging kolehiyo sa Biliran, dumoble ang student population nito mula 5,000 to 10,000 sa loob ng 2 taon lamang. Hanggang ngayon, makikita mo yung asenso ng probinsya ng Biliran. Bakit nagkaroon tayo ng Jollibee dito? Ano? Bakit maraming mga nagkakalakal o mga negosyante na pupunta dito? Hindi dahil sa politiko yun. Dahil yun kay Atty. Glenn na ginawang university yung Naval Institute of Technology. Ang maraming mag-aaral na pumasok mula Albay, Samar, Leyte at Southern Leyte. Kung ang bawat isa nito ay gagastos lamang ng 2,000 bawat buwan sa boarding lodging, 10 milyong piso ang dagdag na pumapasok sa kanilang lokal na ekonomiya bawat buwan o 100 milyong piso kada taon. Malaking tulong ito dahil papasok ang kapital at trabaho kung lumago ang ekonomiya. So makikita mo yung effect. Yung pag-iisip ni Atty. Glenn kung ano ba talaga yung effective at saka sustainable na tulong. Hindi yung bigay-bigay ng medisina, hindi yung bigay-bigay ng pagkain here and there. Infrastruktura. Nang masemento ang mga kalsada, dumami ang mga sasakyan. Dumami ang mga gas stations. Tumindi ang kompetisyon, bumaba ang pamasahe, at bumilis ang daloy ng produkto at serbisyo. Umangat ang mga bayang nadaanan ng mga sementadong kalsadang ito. Pero sa loob ng 12 taon, nagtiis ang mga bayang ito dahil lubak-lubak ang kanilang mga kalsada. Bakit inabot sila ng 12 taon? Dahil karamihan sa proyekto ng naghaharing political dynasty ay road resurfacing. Ito yung proyekto sa mga probinsya na lalagyan lang ng resurfacing materials o mga bato at lupa ang lupak-lubak na kalsada at pagkatapos ay gagamitan ng pison. Pagdating ng ulan at bagyo, washed out na ang resurfacing materials at balik sa dating lubak-lubak na naman ang daan. Sa susunod na taon, road resurfacing na naman. Bakit? Yung nangyari dito, yung isang congressman magpapasimento, palagay natin 5 to 10 kilometers sa termino niya. Susunod din naman yung ikalawang termino niya, ipabakbak yun, parang tinatawag natin re-blocking. No? Talagang sinisira yung daan para makapagtayo na naman ng bagong daan. Kasi yan yung pinakamabilis, pinaka-epektibo at pinakamalaki na nakukurap ng mga politiko. Minsan, binigyan din si Glenn Chong ng TPWH ng 211 milyong piso na road resurfacing project noong 2009.
tatlong buwan lang, kikita na sana siya ng 105 million pesos. Kikita na sana siya ng 105 million pesos. Kikita na sana siya ng 105 million pesos. O kalahati ng project cost. Pero sinulatan niya ang DPWH at ginawang pangsemento ang buong 211 million pesos na budget. Kaya ngayon, nandoon pa ang sementadong kalsada at pinapakinabangan ng marami niyang kababayan. Noong 2007, ang kahirapan o poverty level sa biliran ay 65% o halos 7 sa bawat 10 na taga-biliran ay mahirap. Noong 2010, ang poverty level sa biliran ay bumaba sa 30%, kaya 3 na lamang sa bawat 10 ang mahirap. Sa maikling 3 taon, 50% ng mga pobre sa biliran ay naiangat niya sa kahirapan. Tumakbo muli si Glenn Chong noong 2010. Sa unang araw ng kampanya, nagkaravan siya sa buong biniran. Hindi bababa sa 2 kilometro ang mga sasakyang sumabay sa kanya na ikutin ang buong isla ng biliran. Ngayon, nung nagkaravan kami, halos buong biliran, lahat ng tao halos sumama sa karaban. Diyan sa may dapdap, mula rito, mga ilang kilometro yan, mga 5 pa siguro. Huminto ako diyan sa may dapdap dahil mataas na lugar yan. Yung dulo, nauna, matagal nang nauna, hindi pa matapos yung sumunod sa kadaming tao. Puro glinchong ang sigaw ng tao. Dito na siya biniktima ng sindikatong COMELEC at Smartmatic. Ito ang nadiskubre nila. Ayon sa audit reports ng 145 Picos machines, may nabasa itong 4,114 na balota or average of 28 ballots kada makina bago pa man magsimula ang halalan noong May 10, 2010. Ibig sabihin, kargado na ang Picos machines ng Smartmatic. Permado ng mga kawani ng COMELEC sa biliran ang lahat ng mga audit reports na ito, kaya hindi sinagot ng COMELEC at Smartmatic ang mga ebidensyang ito dahil wala talaga silang lusok. Isang software engineer, by the way. Nung natalo si Attorney Glenn noong 2010, tinulungan ko siya na i-analyze yung mga logs galing sa COMELEC, galing sa Smartmatic. Yung nakita ko talaga, as a software engineer, para bang pinaglalaruan lang tayo ng mga nasa yung mga developers at saka ng COMELEC. Kasi log is supposed to represent lahat ng ginagawa sa loob ng machine. Kasi hindi natin alam, yung pinasok mo yung balota, babay na tayo eh. Wala na tayong kalam-alam kung anong ginawa dun sa loob. Ano yung ginawa sa loob is represented by the logs. Is represented by the logs. Pero yung nangyari, yung mga protective counter sana, nagpo-protect ng ito, unang boto, pangalawang boto, eh, patalon-talon yung mga counters. Eh. So, hindi natin malalaman yan kung totoo ba talaga. Doon nga sa Camarinisor, oo, nakita ko nga yung last election na nawala yung ilang libong boto dahil doon. Nakita rin namin yun, 2010 pa. Nung dumating ang 2010, president ako ng Women's. Tinawagan kami lahat ng president ng Women's pupunta ng legislative doon sa Kapitolyo. Pero doon ko nakita kung paano minanipula yung resulta based kung ano yung nakita ko that time. Kasi nung time na yon, yung chairman ng si Hapson, actually hindi ko sila makakilala kasi sa Maynila nga ako, may tumawag sa cellphone. Pasahan silang lahat ng isang cellphone lang, pinapasa nila silang apat. Tapos titingin sa amin, tatawa. After noon, mga siguro 4 o'clock ng hapon, andyan na daw yung result ng biliran kasi biliran yung nahuli. Wala naman pinakita sa amin figure. May pumasok na babae, nakadala ng compiled CD. Ngayon may nagtanong doon ng panel of yung may mga attorney doon eh, how come the result of biliran ganun kalaki? Sabi nung babae, kasi kinumpile na daw lahat ng resulta ng buong biliran, parang 8 munisipyo. So kami, wala na, iyakan na.
Kasi nung nakita namin ang resulta, si Vice Governor lang ang nanalo. Naniniwala akong na may daya ang nangyayari dahil wala naman po silang pinakita na papasok yung resulta ng isang munisipyo, wala naman figure. Bakit nila kinumpile yung CD na wala, hindi naman nakasilyo, hindi pinakita sa taong bayan? Dapat kung mayroong gano'n na resulta ng buo, ipakita nila para makita namin. Kasi nagbabantay kami, sayang yung boto namin. Kasi hindi namin alam kung paano kami magbantay. Okay lang yung manual kasi alam namin kung saan kami, sinong babantayan namin. Pag yung machine kasi, di mo alam kung sinong babantayan mo. Hindi mo nakikita kung saan yung dinadaya, sa papaano. Sasabihin na lang sa'yo, resulta. Wala kaming nakikita kung panalo siya ng Nabal, panalo siya ng Colaba, panalo siya ng Maripipi, panalo ng Biliran. Lahat po, naka isang CD na po. Di ba mayroong testing and sealing before ilalagay doon sa school? Bakit during butuhan, bakit sabay-sabay masira ang machine? Parang halos lahat ng school that time. Kasi ang karay-karay noon, gano'n. Karamihan ng machine sira sa Santo Niño, sa karay-karay dati. Sa 17 presinto, nagbutuhan mula umaga ng 10 May 2010 hanggang gabi at sa buong magdamag, at natapos lamang ng tanghali ng 11 May 2010 o hindi kapani-paniwalang 29 na oras ng butuhan. Ang pinakahuling balota ay ipinasok sa makina 12:09 ng tanghali, 11 May 2010, isang araw matapos ang halalan. Ayon sa minutes of voting ng mga presintong ito, may 2,415 na botante silang pinaboto sa buong gabi, magdamag hanggang tanghali ng sumunod na araw. Pero ayon sa mga Picos machines, 4,281 ang balotang pumasok sa panahong ito. Ibig sabihin, sumobra ng 1,866 ang balota kaysa sa botante. Halos tumugma ito sa 1,559 na talo ni Glenn Chong sa mga presintong ito. Kung hindi lang nagtagumpay ang pahabol na ito, panalo pa sana siya ng 1,198 kahit pa may nakapondo ng 4,114 na boto ang kalaban ni Glenn Chong. Sa bandang huli, nahabol ng mga mandaraya ang lamang ni Glenn Chong ng gabi ng canvassing ng resulta, tulad ng nangyari kay Bongbong Marcos makaraan ang 6 na taon. Natalo lamang si Glenn Chong ng 361 votes, hindi sa araw ng halalan, kundi kinabukasan. Yung pagka-biktima niya ng Picos machine, yung sa matikmatik na yan, litsing matikmatik na yan, ayaw nga niya sanang ipaglaban na. Kaso, do choice din siya eh. Yung taong bayan ang nag-aklas nung gabing yun, pumunta sa kanilang bahay. Yun pa lang ako nakakita ng ganun kalaking crowd. In my whole entire life, yun pa lang. Pinaglaban nila yung, ano nila, yung karapatan nila, malaman yung totoo. Yung taong bayan, bubuhos doon sa kanilang bahay. Na nag-declare na dapat ipaglaban natin to at yung Glenn, walang bitawan. Kaya doon na nag-umpisa ang malaking rally. Umalma ang mga tao at nagkaroon ng rallies. Ang pinakamalaking rally sa buong kasaysayan ng Biliran. Humiga ang mga lola, nanay at mga bata sa kalsada upang pigilan ang mga Picos machines na maisauli ito sa Tacloban City. Bumuhos na yung kanilang tapang, bumuhos na yung kanilang desperation. Gusto na nga magpakamatay na lang, humaharang, humihiga para hindi makalabas yung 10-wheeler truck. Para i-account kung ilang Picos machines ang nasa loob ng isang truck na yon. Bumigay lamang sila ng pumayag ang COMELEC na bilangin muli ang mga makinang isinauli. Doon nalaman na may 2 Picos machines pala na itinago ang kampo ng kalaban. Patagong ipinakuha ito ng Smartmatic pero nahuli pa rin sila ng mga tao. Hindi namin nakalain na may Picos palang natira galing ng Kawayan na intercept namin. Hinto ko yung truck ko, kaya minto na rin, naglapitan na kami. Yun, nakita namin yung Picos machine doon.
Meron din pong prayer rally sa harap ng Kapitolyo. Lahat ng tao nagdadasal, halos oras-oras, buong araw, hanggang gabi. May galit po sa puso ko. Nagalit po ako kung bakit nagkaganon. Hindi na lang makita ba yung puso ni Glenn. Kahit yan na lang sana, Lord, kaya nagalit po ako. Hindi po sa Panginoon, kundi po sa mga tao na nandaya po. Iso ay maging sangliwana. Dapat handa kang mapasok. Mula noong naging adhikain na ni Glenn Chong na labanan ng sindikatong COMELEC at Smartmatic. Sa isang hearing sa Senado noong March 2012, binigyan si Glenn Chong ni dating Senate President Juan Ponce Enrile ng pagkakataon na isiwalat ang nangyari sa biliran noong 2010. Doon inamin ng COMELEC sa harap ng Senate President at dalawa pang senador na tanging dayaan lamang ang makapagpaliwanag sa isiniwalat ni Glenn Chong sa hearing na yon. Sa loob ng mahigit 8 taon, bit-bit ang pag-aamin ito, ibinuhos ni Glenn Chong ang kanyang tapang, talino, malasakit at panahon upang matuldukan ang malawakan at otomatikong dayaan sa halalan. Magandang gabi po mga kababayan at sa ating pong mga kasama na OFW sa iba't ibang bansa, magandang araw po. Tulad ng ipinangako namin sa inyo, ako po ay nandito sa inyong harapan ngayon sa isang live broadcast upang ipaabot itong isang mahalagang bagay na kailangan malaman ng ating mga kababayan. Noong September 18, 2014, nasa loob po kami ng Senate Session Hall at nagkaroon po kami ng hearing tungkol sa isyu ng dayaan sa halalan. Nang nagkaroon po ng break, may isang lalaki po na lumapit sa akin. Nakatayo po ako doon sa VIP guest area. Lumapit po siya sa akin at sinabi po niya sa akin, "Congressman, si Boy Brillantes ay mabait na tao, mabuting kaibigan. Huwag mo lang ipahiya sa harap ng taong bayan. Kung gusto mo, mag-arrange ako ng meeting ninyo ni Boy. Pag-usapan po ninyo ang problema mo para ang pagkatapos nito, wala ka ng problema sa biliran." Tinutukoy po niya ay si Boy Brillantes, yung chairman po ng Commission on Elections noong panahon na yon. Ang pangalan po ng taong ito ay si George Quintanar. Siya po ay kasapi ng COMELEC Advisory Council. Ang sabi niya, para wala ka ng problema sa biliran. So ang ibig sabihin, ipapanalo ako ng sindikatong ito basta ako ay tatahimik lamang at huwag ipahiya si Sixto Brillantes Jr. Ang sagot ko po sa kanya, walang presyo ang prinsipyo ko at hindi ko ibibenta ang interes ng sambayanan. Umalis po ako doon sa kanyang harapan at pinuntahan ko po ang executive assistant ni Boy Brillantes doon sa harapan ng Senado. At pinagsisigawan ko po ang executive assistant niya at sinabi kong, "Sabihin mo kay Boy Brillantes, wala tayong dapat pag-usapan at hindi ko ibibenta ang interes ng taong bayan." Yun po ay malinaw na offer sa akin ng isang kasapi ng COMELEC Advisory Council na si George Quintanar. Ito ay isang malinaw na patunay na may kakayahan sila na ipanalo ang sino mang gusto nilang ipanalo. Ito ay patunay na kaya nilang dayain ang ating halalan. Kaya mula noon, humigpit ang aking paniniwala na may dayaan nga na nangyayari dito sa ating halalan. Malinaw po ang aking sagot sa kanila, "Hindi nyo ako mababayaran at hindi nyo makukonsara.
kahit kailan. Ang interes ng taong bayan lamang ang aking ipinaglalaban sa labang ito. Kahit tagal ng panahon, mag-isa lamang ako, walang kasama. Parang pinagsisigawan ko ang aking sarili sa mga bingi at iniilawan ko ang mga bulak. Kababayan, matapos ang 9 na taon na pagkikipaglaban para sa ating bansa, para sa ating sambayanan, tao din lang po ako at napapagod na rin. Para sa akin, ito na po ang huli pong laban para sa ating bayan, para sa ating lahat. Sana po, hindi niyo ako iiwan sa labang ito. Samahan niyo ako upang manalo ang ating buong sambayanan. Hindi lamang para sa aking sarili, hindi para sa inyo, at para sa kinabukasan nating lahat, lalong-lalo na ng ating mga kabataan. Ngunit malalim ang kadiliman na hindi kayang pawiin ng iisang kandila lamang. Paubos na ang aking mitsa, ang aking kandila ay pawala na. Bayan, sa laban nating ito, wala pa pong mabigat na hihilingin sa inyo. Isang bagay lang po, kung maaari lang sana. Maipakalat po ang DVD na ito sa kahit 20 pamilya man lamang upang mas kumalat po ang kalaman sa ating isyo at ang katotohanan. Malaking tulong na po talaga itong gagawin po ninyo upang masiguro natin ang kalayaan ng ating bansa laban sa sindikatong Comelec at Smartmatic. Maraming salamat po. Kung maisasalin ko lamang ang aking liwanag, kung mayroon sana akong mapaapoy na mga damdamin, maubos man ang aking kandila, ang liwanag ay hindi mawawala. At hindi na tayo kailanman mababalot sa dilim. Iso ay maging sangliwanag. Dapat handa kang mapasok. Dahil sa iyong manggagaling ang ibig na siyang mag-iilaw sa mundo. Hindi na kailangan pang sumikat para manaw ang dilim. Di mang liwanag sa munting kamihan, hahawiin ka sa akin. Isang kandila sa dilim.
Glenn Chong, iboto sa Senado. Numero 21 sa balota. Kailangan po namin ng mga volunteers para tumulong sa kampanya ni Glenn Chong. Makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pagtawag o pag-text sa numero 0946-334-2948 or 0915-453-8172. Hanapin lang po si Allen o Iris.